Kamusta mga kabasketball? Ito ang iSport Zone at gaya nila ay pwede kayong mailagay sa ating mga videos. Bumili lang ng iSport Zone merchandise gaya ng t-shirt, face mask, hoodie or cap na available na ngayon sa Pilipinas mga kabasketball sa ating Philippine online stores at sa ating international US store at ipadala ang inyong mga litrato, suot ang inyong merchandise sa isportzonetv@gmail.com kung saan at paano makabili ng iSport Zone merchandise. Ang links ay nasa description ng video na inyong pinapanood. Sa Pilipinas, mabibili ang iSport Zone merch sa merchiful.com at sa shirtly.ph at sa Facebook sa Marquee's Clothing Line. Kung ikaw naman ay nasa labas ng Pilipinas, teespring.com nagde-deliver sa buong mundo. NBA rumors patungkol sa Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers at sinamahan ko na rin ng Los Angeles Lakers. Malamang sa malamang ay nabalitaan nyo na, nabasa o kaya ay napanood sa ibang YouTuber itong si Kevin Love na ginawang available ng Cleveland Cavaliers noong November 6 pa ito mga kabasketball. At dahil nga dyan ay umiikot ang bulong-bulungan mga kabasketball na maaring o interesado nga itong Golden State Warriors na makuha itong si Kevin Love na napabalita rin na hindi na masaya sa Cleveland Cavaliers. At malamang din itong si Kevin Love ay wala namang tutol kung sakaling mapupunta siya sa Golden State Warriors abay. Pagkatapos nga niyang makaharap ito ng apat na sunod-sunod na finals, abay malamang ay natutuwa siya sa mga nakita niya dito. At yan ang pag-uusapan natin kung paano bang suswak itong si Kevin Love. Dapat ba niyang iwan at mas makabubuti ba sa kanya na sa Golden State Warriors sumama? O kaya naman ay sa ibang kuponan? Gaya na lamang ng Los Angeles Lakers na isa ring contender o kaya ay isa sa mga Western Conference top teams. Dahil mga kabasketball, wala pa tayong naririnig kung interesado ba ang Los Angeles Lakers kay Kevin Love. Abay, dapat lang maging interesado sila. Una, bakit? Naging kakampi na yan ni LeBron, so komportable na ang samahan ng dalawa na yan. Pangalawa, mga kabasketball, si Kevin Love naman ay minsang naging rebounding machine. Kaya kaya niyang ibalik yon, good for 10, 12 rebounds pa yan a game. At eto pa matindi dyan mga kabasketball, kumpara mo sa mga big men ng Los Angeles Lakers nitong championship season nila, nito lang nakaraang season. Si Kevin Love ay mayroong tira sa 3. Kaya para sa akin mga kabasketball ay upgrade o kaya naman ay magiging magandang addition itong si Kevin Love sa Los Angeles Lakers kahit pa i-retain nila ang alinman kina JaVale McGee or Dwight Howard. Dahil kung kinakailangan nila ng big man na tumitira sa 3 para bumuka yung gitna para kay LeBron James, meron ka ng Anthony Davis sa kaliwa, meron ka pang Kevin Love sa kanan o kaya ipalitan. Abay, malaking bagay yan kahit na mawala si Danny Green. Eto lang ang problema dyan mga kabasketball. Si Kevin Love ay kinakailangan merong kapalit. Meron pang 3 taon bago matapos ang kontrata nito sa Cleveland Cavaliers. Yan ang tanong, sino ang papakawalan ng Lakers o meron ba silang may involved na pangatlong team para mapunta sa kanila si Kevin Love? Wala yata silang pyesa para dyan. O pwede rin si Kyle Kuzma at si Danny Green kapalit ni Kevin Love, hindi ba't napapag-usapan itong si DeMar DeRozan na pwede nga raw ipalit kay Kuzma at kay Danny Green. Ang problema ay power forward itong si Kevin Love at mga wingmen itong si Kuzma at si Danny Green. Pwede rin naman yan mga kabasketball, basta nga kung makikita ng Cleveland Cavaliers na mapapakinabangan nila si Kuzma at Danny Green. Kaya lang sa palitan na yon ay pabor sa Los Angeles Lakers yun. Dahil kung hindi naman kailangan ng Cleveland Cavaliers ng wingman ay aanihin nila yun, hahanapan pa nila ng kapalitan uli. Kaya babalik tayo sa usapan natin kanina, Cleveland Cavaliers at Golden State Warriors. Para sa akin, swak na swak itong si Kevin Love sa Golden State Warriors. Dahil hindi naman nagkakalayo ang laruan nila nitong si Draymond Green, kaya lang mas vocal itong si Draymond Green. Yan ang advantage sa kanya, mas meron siyang leadership sa loob ng court. Siya yung kumbaga ay nagbabind na glue sa buong koponan. Ang nakikita ko lang na lamang ni Draymond Green ay merong dribble ito, nagbababa ng bola ito at minsan pa nga siyang nagpapatakbo ng kanilang opensa. Pero kung laruan rin lang ang pag-uusapan ay lumalaro rin naman ang depensa si Kevin Love. May tira sa 3, may rebounding. Ano pa ang hahanapin mo? At ito mga kabasketball, hindi nagkakalayo ang sweldo ng dalawa na yan. At syempre ang posisyon ay pasok na pasok. Ang one-on-one na palitan, konting-konti lang ang diferensya. Yun lang, mas matanda si Kevin Love ng 2 taon kay Draymond Green na
Yan ang kinakailangan pag-isipan ng Golden State Warriors. Malaking issue yan mga kabasketball para sa Warriors. Guguluhin ba nila yung core ng kanilang championship team na Splash Brothers at ni Draymond Green para ipasok ang isang medyo may edad ng kaunti lang naman na Kevin Love, pero may kakaibang weapon na maidadagdag sa team? Para sa akin mga kabasketball ay pwede nilang gawin niyang palitan na yan, lalo na kung pinag-iisipan nilang kunin ang isang kagaya ni Dwight Howard na napatunayan na kayang mag-ambag sa isang champion team. Pagkatapos nasa kanila pa ang second overall pick, kaya kung papakawalan nila si Draymond Green ay pwede nilang kunin si Wiseman bilang batang forward nila, o kaya naman ay isang wing kagaya ni Denny Avdia. Marami talagang options ngayon ng Golden State Warriors, eh syempre bunga yan ng pagkakakulelat ninyo. Maganda-ganda ang pick na makukuha ninyo sa lottery, at samahan pa na meron silang mga veteranong pyesa. Pero pag tinignan natin mga kabasketball, ang cap space naman nitong Los Angeles Lakers ay flexible din yan. Mukhang may pinaghahandaan din yan, hindi lang natin alam. Ang wala lang sa kanila ay ang lottery pick. Siyempre, champion sila ngayon eh. Ayan mga kabasketball, ang isang magandang problema para sa Golden State Warriors. Actually, marami silang magagandang problema. Ang tanong ay papano nila lahat sasagutin yan at pagtutugma-tugmain, at ano naman na magiging tugon ng isang Los Angeles Lakers na gustong makapag-back-to-back. Anong masasabi nyo rito mga kabasketball? Mag-iwan ng comment, click like, share, and subscribe. This is iSportZone.